mga kapatid, happy Monday sa atin lahat at good morning at good afternoon dyan sa Pilipinas. Ngayon po mga kapatid, nandito na naman po si Malu de los Santos para magbigay ng reaksyon dito sa live ni Rod Official na si Lulu Nestor nga ay kinukuha si Rina. Binabawi na po si Rina. Alam niyo po mga kapatid, sa obserbasyon ko dito kay Lulu Nestor, mga kapatid, mukha yatang wala na sa katinuan ng pag-iisip. At lalong-lalo na po yung mga inasal niya na kukunin niya si Rina at marami siyang napapanood na parang hindi na magandang trato kay Rina. Alam niyo po mga kapatid, itong si Lulu Nestor ay wala na rin sa hulog ang kanyang pag-iisip. Mukha yatang kinasanayan na ito ni Lulu Nestor na sa tuwing siguro, ha, sa opinion ko lang, sa observation ko lang dito kay Lulu Nestor, na pag wala siguro itong pera, ay gumagawa ng paraan para lang po siya ay magkapira. Kasi ang tingin ko dito kay Lulu Nestor, pera-pera na lang din. Dahil po, mga kapatid, lahat tayo napapanood natin si Lulu Nestor, buhat ng nakilala natin si Rina na natulungan ng kalingap, ay lagi po itong paawa-ipik at sa ngayon nga po mukha yatang artistahin na si Lulu Nestor. Ayon po sa mga nalalaman ko sa mga opinion ng ating mga kapatid, mga kababayan na nakasubaybay dito kay Rina at kay Lulu Nestor, ay mukha yata itong si Lulu Nestor ay nasusulsulan daw. Ha? Ang opinion ko po, Lulu Nestor, hindi na po yan bata. Nasa ano na yan po. Hindi ko po alam kung senior citizen na to. Pero po, si Lulu Nestor, may wastong pag-iisip na po yan. Hindi na kailangan yan sulsulan o gatungan pa ni sino man, mga kapatid. Kung iniisip lang ni Lulu Nestor ang kapakanan ni Rina, para sa akin po, aayaan ko po si Rina sa kalingap. Dahil po, kung makakabuti po sa kanyang apo, ay gagawin niya sa isakripisyo niya. Kahit po namimiss niya ang kanyang apo, isakripisyo niya po para lang po sa kabutihan ng kanyang apo. Hindi po ba mga kapatid? Kasi po, sa tingin ko dito kay Lulu Nestor, may ibang intensyon. Kung para sa akin, Lulu Nestor, kung mapapanood mo itong sasabihin ko, hindi kita ibinabas, sinasabi ko lang po ang naraang nakikita ko sa reaction mo. Tingnan mo na lang, Lulu Nestor, ang bahay mo. Kung namimiss mo si Rina, tingnan mo ang bahay mo. Dahil po, kung wala si Rina, wala kayong ganyang kagandang bahay. Huwag natin, hindi ko isinusumbat sa iyo ang pagtulong ng kalingap. Tingnan mo na lang po kung ano ang ginawa ng kalingap sa inyo. Lalong-lalo na si Kalingap Rab at Kuya Bal Santos Matuwang. Doon mo na lang tingnan. Huwag ka nang tumingin kung kani-kanino.
Lalo na dyan sa mga nagsusulsul sa iyo, kung mayroon man na nagsusulsul sa iyo. Dahil po, ikaw po ay may wastong kaisipan. Hindi ka na po bata, Lolo Nestor. Ang isipin mo ang kapakanan ng iyong apo. Lolo Nestor, para sa akin, kung ano ang makakabuti sa iyong apo, yun ang dapat mong gawin. Hindi yung kung ano-ano pang iniisip mo, kung ano-ano pang pinagsasabi mo na ibabaranggay mo, magbabaranggayan kayo ng ina ng iyong apo. Anak mo yun. Kahit anong gawin natin, Lolo Nestor, pagbalik-balik tarin natin man ang mundo, ay ang anak mo pa rin ang mas may karapatan sa iyong apo. Dahil siya po ang ina. Sabihin natin, kung hindi man niya naiaruga, naiaruga ang kanyang anak, pero siya po ay ang nanay ni Rina. Lulo ka lang. At igit sa lahat, ang isang lulo sa kagaya ni Rina na walang wastong pag-iisip, iyan po dapat ay ang babae ang nag-aalaga. Hindi ikaw, Lolo Nestor. Hindi ko man binibigyan ng mali siya, pero Lolo Nestor, higit na may kailangan si Rina ang pag-aaruga ng isang babae dahil babae po yan. Kahit papaano po yan, may mga masisila na bagay na hindi dapat makita o maano ng isang lalaki o kahit ikaw, Lolo Nestor. Noon, nung nakilala o nakita nila Kalinga Prab, si Rina, yung mga kapitbahay mo dyan, o sino man nakamag-anak ni Rina, wala pong nakikita dyan na nag-aaruga sa iyong apo. Ngayon po, pinagka-interesa na ang iyong apo. Sino po ba ang may mga intensyon na hindi maganda, na gusto lang po pagkapirahan si Rina? Di ba po yung nakapaligid sa iyo? O yung mga nagsusulsul sa iyo? Yun yung mag-real talk po tayo, Lolo Nestor. Yung mga nakapaligid sa iyo, dati wala yan. Walang pakialam kay Rina. Ngayon, napagkakapirahan si Rina dahil dito sa gustong manira sa Kalingap, sa mga nagsusulsul sa iyo, yan po ay hindi mga mabuti. Dahil noon, na wala pa pong nakadiscover kay Rina, wala pong nag-aligid dyan sa'yo. Ngayon, tingnan mo na lang po, Lolo Nestor, tumingala ka sa bahay mo. Kasi, ang bagay na yan na lahat ng dyan sa'yo sa kapaligiran mo, iyan po ay dahil kay Rina. Napakaganda ng bahay mo. Alam niyo po, huwag po kayong magpapadala o anuman ang marinig nyo. Dapat po direct to the point lang ang pag-iisip nyo na si Kalinga Prab at Kuya Bal at ang Kalingap lang ang nakatulong sa inyo. Ngayon, sinisira ka. Dapat po ba sa atin yan, Lolo Nestor? Dapat mo ba yung gawin? Nasusugod ka na lang doon sa bahay ni Roda? Para lang kunin mo si Rina. Alam niyo po, Lolo Nestor, nakakaawa po ang kalagayan ng apo mo. Dahil hindi niya po alam ang mga nangyayari. Nakakaawa po. Nagiging sunod-sunura na lang po sila sa iyo. Para po may ginagawa niyong yung aso bang kino, ang aso nga po nga, pag hindi po talaga, hindi po sumasama,
Pero itong si Rina po, tingnan nyo ang katayuan niya. Di po ba kayo naaawa sa kanya ng ganyan? Napakaganda ang kalagayan ni Rina Quiroda at saka nakakapag-aral po ang iyong apo. Bigyan nyo naman ng freedom ang iyong apo dahil alam nyo po, pag iyan pa ulit-ulit nyo pong ginugulo, hindi po gagaling ang inyong apo. Dahil iyan po, bumabalik ang trauma sa kanya. Kala nyo, susugod na lang kayo, nabigla na lang kayo, ganyan. Kung ano-anong sinasabi nyo, na ipapa-DSWD nyo si, yung ano, dadalhin nyo sa DSWD at magbabaranggayan kayo. Hindi ganun, lulunistor ang matinong pag-iisip. Ilang taong ka na lulunistor? Dapat mayroong kang sariling pag-iisip. Hindi yung magpapadala ka o maririnig mo o kung ano-ano ang maririnig mo. Huwag kang ganun. Pas, ang isipin mo na lang ang tumulong sa inyo. Si Kalinga Prab at si Kuya Bal. Dahil si Kuya Bal po, hindi naman po siguro aayaan na basta na lang po lalaspas tanganin ang iyong apo. Wala pong ganun. Dahil kung kami mismo ang nakakakita na winawalang hiya ang iyong apo, bakit mananahimik lang ba kami? Nandiyang kami nakabantay. Kung mayroon mangyari sa iyong apo, kami ang unang-una nasasaway dyan. At kami ang unang-una sasabihin namin, lulunistor, kunin mo na ang iyong apo dahil linalapastanga na. Pero napakabuti po ni Roda dahil inaalagaan po ang iyong apo. Magpasalamat ka na lang po. Dapat iyan po ang gawin mo. Mag-isip ka para po sa kabutihan ng iyong apo. Walang ibang angarin ang Kalingap, sila Kuya Bal at si Kalingap Rab na mapabuti ang iyong apo. Dahil nga po, minor de edad at babae po yan na kailangan po ang paglinga ng mga kababaihan gaya ng magulang. Ngayon ay hindi nga kaya ni Milaning alagaan ang kanyang anak, kaya po nag-decide siyang ibalik sa Kalingap, ibalik Quiroda. Dahil po may tiwala siya Quiroda. Oo, lulunistor, apo mo nga. Pero lulunistor, lalaki ka po. Hindi mo dapat gampanan ang ginagampanan po ng isang babae na kagaya ni Rina na kulang sa pag-iisip. Walang wastong kaisipan. Dapat po talaga yan, ang nakaalalay sa kanya ay babae. Pagpaligo. Kung may rigla po yan, Lolo Nestor, ikaw ba ang magpapalit? Ikaw ba ang mag-aalaga niyan? Magpapaligo, magbibihis? Lolo Nestor, hindi. Nandyan ang nanay mo. May edad na hindi kaya ng alagaan. At yung nandyan sa kapaligiran mo, yung kamag-anak mo na nagpakita lang na nagka-interes dahil nakakatanggap din ng pera. Hindi, Lolo Nestor. Nung walang tumutulong, wala din yan dyan. Ngayon, pinag-iinteresan nyo na si Rina dahil mayroon po kayong pag-asa na pagkakapirahan nyo. Kanina, Lolo Nestor, pinanood ko yung live ni Roda. Nung tumawag si Roda kay Kuya Bal at narinig mong bigyan ni Roda ng pera, ano, di ba, kumalma ka? Yung boses mo bumaba. Sabihin mo na lang, Lolo Nestor, dapat wag mo nang gawa ng para
yung bang gagawa ka, kukunin ko si Rina. Ganyan-ganyan at marina ako naririnig. Dapat doon lulo ni store kung kailangan mong pera. Dumiretso ka kay Kalinga Brab, kay Kuya Bal na Kuya Balo. Gani, paano yan kailangan ko ang pera? Kung matutulungan niyo ako, umingi ka. Hindi yung gagawa ka ng paraan na kukunin mo si Rina. Tingnan mo, panoorin mo ang live ni Roda. Nung sinabi ni, narinig mo na sinabi ni Kuya Bal na inulit, magbibigyan ko Kuya Bal ng 2,000. Diba? Naglaylo ka, napakaganda na yung atuno ng boses mo. Nung wala kang naririnig pang pera, diba, kala mo ay kung sino kang galit na galit? Hindi ganun, Lulo Nestor. Kung may kailangan tayo sa isang bagay, lumipat tayo na mahinahon kay Kalinga Prab na sabihin natin, Kalinga Prab, kung po pwede, pwede pa ba akong makahingi ng pera dahil walang-wala kami. Dapat ganun, Lulo Nestor, hindi yung dadaanin mo sa kala mo kung sino kang galit na galit at marami kang naririnig na mga reaktor na mga nasinasabing na agrabyado ang anak mo o ang apo mo. Hindi ganun, Lulo Nestor. Maawa ka sa apo mo. Dahil ang mga nag-aalaga yan, nagmamalasakit lang yan. Kaya dapat nga magpasalamat ka dahil mayroong tao na nagmamalasakit sa apo mo. Yun lang, Lulo Nestor, ang masasabi ko sa iyo. Kaya, please mga kapatid, support po Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, at Kakalinga Prab at Ruel of Malalag. Yan po ang dapat nating suportahan dahil nakikita po natin ang tunay na paglingap sa ating mga kababayan. Marami pong salamat sa Team Organic Maria Legazpi Vlog, Ayats Mix Vlog, Erma Galo Mix Vlog, Selena Official, Selena Barbosa Official, at Root Beach Mix Vlog, Sil TBPH, Banat Bagsik, at ito si Edna Buensa, Mix Vlog, at Kika Helper po. Marami pong salamat. Please support po Malo De Los Santos. At suportahan din po natin si Erica Alpon po. Marami pong salamat. Bye-bye!